Magandang araw, mga mekanikong marino. Magandang araw at magandang gabi sa inyong lahat, sa mga naglalayag sa iba't ibang dako ng ating karagatan, lalo na sa mga kapwa nating mga marino, safe voyage kayong lahat dyan. Ngayon mga kamima, ang video natin, paano natin malaman kung working ang ating flaps sa ating supply pump. Yan yung ating video ngayon. Minsan maraming klase na hindi siya ang flaps natin, hindi na malalaman natin kung paano hindi siya nagwo-working. Una, nagsusupply pa rin siya sa loob ng atin kahit tumatakbo ang ating motor. Nagsusupply pa rin siya, hindi siya nagsasara ng maayos. Meron na akala natin gumagana yung ating mekanism sa loob, pero ano pala, naka-stack up na pala siya. Yan mga kamima, yung ating mekanism natin ng air cylinder, mekanism assembly. Ngayon tinalian na natin yan, tatanggalin natin yan para maayos natin yung flaps natin. Yung flaps natin mga kamima, bali yan dapat nagwo-working yan, pero yung kabilang side natin nagwo-working din siya. Kaya sabi namin, bakit ganun? May supply pa rin yung pumapasok sa loob ng ating makina, sa mga ventilation pump natin sa makina. So sinubukan namin tinanggal at nilaro namin, napakalambot. Yun ang isa sa malalaman ninyo. Pag malambot, ibig sabihin merong bumitaw na flaps sa loob, o kaya may nasira o matigas, naka-stack up. Diyan tayo magbubukas sa kabinet ng motor natin. Yan, natanggal natin yan. Apat na bolt yan, magkabilaan dulo sa dulo. Gamitan natin ng chain block mga kamima, kasi medyo matigas nga yan. Pag tanggal yan, pagbalik, gagamitan din natin ng bolt na mahaba para may lapat din natin siya. Yan mga kamima, binuksan na natin. Ayun, natanggal ang ating bolt sa loob dahil sa siguro sa vibration ng ating makina, kaya vibration ng ating motor, kaya nahulog siguro yung ating bolt sa loob. Kaya hindi na siya nagwo-working properly. Kung hindi natin nakita yan, sigurado sasabit tayo. Pag yan pa naman, mainit ang mga inspector natin dyan mga kamima. Yan mga kamima, pinasok natin yan, inaayos na. Kailangan natin ng dalawang tao, isang taga-pasok sa loob, isang taga-sintro sa kabilang side. Pero bago natin gawin yan, kailangan yung ano natin nakatali, o kaya nilalaro natin. Ngayon mga kamima, nailagay na natin yan. Hindi na natin napapakita kasi medyo madilim sa loob, kaya hindi natin nagamit yung body cam natin dyan. Nga pala mga kamima, yung pag ibabalik nyo na, kailangan ninyong linisin din yung motor natin para medyo malinis-linis din ng maliwalas yung supply sa hangin sa loob papasok, o kaya pa-exhaust yung paghigop niya. At least wala masyadong dumi, kaya kailangan linisan din natin yan. So hina-highlights lang natin yung mga kamima. Ngayon binabalik, ito yung binabalik na natin, yung mechanism niya, pati yung sa may shaft bearing niya ng ating flaps. Hina-highlights lang natin para makita ng iba yung mga ginagawa natin. At least kung makita man nila itong video na to, may malalaman nila at susundan. Ingat-ingat pala mga kamima pag magtitesting tayo dyan, dahil malakas ang hatak nyan dahil hangin. Mekanism yan mga kamima. Tinesting natin yan. Ngayon, gumagana na siya. Dapat pag
wala siyang hangin. Yan, pag yan, pag walang hangin, yan, pag biran yan, bukas yan, mahina. Pag may hangin, ay pag wala ng hangin, yan, babagsak siya. Kailangan malakas ang pagbagsak niya. Ganun lang yan, mekanism niya, mga kamima. Yan. Yan, naka-open position yan, mga kamima. Pag sumara yan, nasa taas ang ating lifter ng ating flaps. Pero kunting ingat, mga kamima, kasi lakas yan. Baka madisgrasya tayo. Kunting ingat lang. Yan, ganyan lang, mga kamima. Simple. Lagyan lang natin ng 2 volt doon. Dahil siguro nalaglag sa ating vibration. Nga pala, mga kamima, pag maglalagay pala kayo ng mechanism niyan, kailangan nakaayon. Lalo na yung base niya. Yan, oh. Kasi delikado talaga yan pag nagbumalagbag. Pag lalo ganun kalakas ang pressure natin, pag yan ang bumukas o sumara, masisira yung cylinder natin ng mechanism or sa piston natin sa loob ng ating mechanism. Or yung yan, yung seal natin dyan, masisira din yan pagka nakabalagbag yan. Dapat nakaayon yan, mga kamima. May video tayo yan, mga kamima. Panoorin nyo na lang yung ating air cylinder mechanism natin ng disassembly, pagpalit natin dyan. Kaso nga lang, yun, bago yun kasi madalian namin pagdating sa puerto. Yan yun, yung air cylinder mechanism natin na pagbaklas nyan. Panoorin nyo na lang yung video natin dyan. So, yun lang, mga kamima. O nga pala, mga kamima, nagpapasalamat pala ako sa hippie namin na kahit paano binibigyan niya ako ng access para yung mga yung ibang gusto ko makuha na ng video, pumapayag siya na kuhanan ko, basta body cam lang ang gagamitin para safety din tayo. Yun lang paalala, mga kamima, kaya maraming salamat din sa hippie natin. Kung napanood niya to, alam niya kung sino siyang hippie. Maraming salamat. Yun lang, mga kamima. Kung sakaling may katanungan kayo, pero kung tungkol sa mga safety natin, marami tayo bakulangan dyan, mga kamima. Gaya ang sinabi ko sa mga ibang video natin, hindi pare-pares tayo ng mga kumpanya na magagandang kumpanya binibigay bawat request nila, tayo pagtsatsagaan natin. Pilipina tayo, talagang matiisin ang mga Pilipino. Yun lang, mga kamima, sa safety, kulang na kulang talaga kami. So, hanggang dito na lang, mga kamima. Kung may mga comment kayo, pag-comment na lang. Kung may kakulangan, dagdagan yun, dadagdagan natin at i-share kayo para madadagdagan din natin yan, ang ating kaalaman. Maraming salamat, mga kamima. Laging tandaan, lagi tayo magdasal bago magtrabaho at pagkatapos ng ating trabaho para may gabay tayo pang araw-araw sa ating mga gawain, mga kamima. So hanggang dito na lang. Maraming salamat. Thank you for watching, mga kamima, and safe voyage sa inyong lahat.